Pinagtatlo niya. Wala siyang malakadaki sa ako eh. Pinutol daw niya yung ulo eh. Sabi ka ng bata. Dito? Saan dito? Dito mismo? O dito? Dito? Mauukit agad yan. Madali ko kayo ito. Tungo sa akin natin yan. Madali ko ito. Okay po, Chief. Sige, malaman natin. Okay natin dahan-dahan. Sige. Okay. Bareta! Kaya muna, pala, Bareta. Ang kailangan lang natin makita kung nandun talaga. Tapos, huwag natin muna ano, ang tayo na soko, ha? Dahan-dahan. Gandaan ko ya. Isa ako na oh. Isa ako na. Teka. Wala naman ako. Yan na yan? Sige pa. Eh, ako yan. Dandaan. Doon ka bumawas sa kabila. Oh, dandaan ko ya. Dandaan. Teka lang, ay, meron pa isa, ma'am. Meron pa yung isa naman. Bye. Yung kapila naman. Keep. Bareta. Master, una lang ako, master. Yung isa pa po kasi dalawang tao yan. Yung pa daw doon. Masuyo po. Tabunan mo muna uli, eh. Tapos, purpose talaga ako na maganda, master. Para maganda ang ating kuha. Yun! Wapi naman yun. Hindi. Sir, baka kayo mamata. Ano? Hindi pa naman ang amami yun. Yan na nga, wala sabi. Tapos ka muna. Nakakuha ang picnic yung kagawad para. Kailan pa yan sabi? Sabihin mo meron. Kailan pa ito? Babago pa lang tapla linggo. Tapo ano? Hindi ka nipandaan, kagawa.
Ano na ibabaw? Oo, oh, ano na ibabaw? Yan yung mga ano? Okay, yan. Ito muna. Sa pagka-discovery nung dalawa ay sa pagkahuli sa kanya ng patalim no, July 21, 10:30 ng gabi. Dahil siya kasi yung sinususpek dahil nawawala yung kanyang kalibid nung hinahanap nung kapatid nung June 30. Dahil hindi na makontak nung kapatid yung kanyang kalibid na nawawala na June 30, walang kontak sa cellphone at saka sa internet. So, yun, yung pagkahuli sa kanya ay umamin siya na yung sa paggawa ng krimen na sinaksak niya muna ng ice pick sa dibdib at chinap-chap at ninagay sa tatlong sapo, linibing doon sa ilalim ng tinitira nilang bahay. Nabanggit pa na isa na pinatay nila na ayon sa kanya ay dalawa silang magkalibin daw doon na yung barkada nila na last year pa March daw na pinatay nila na linibing rin doon sa tabi ng bahay nila na nakasilid sa drum. So, itong last year na pinatay nila ay certain na Annalyn Orihada. Yun ang napagtanong-tanong namin na kalapit na barangay lang doon. So, yun ay na-recover natin. Totoo yung mga sinabi niya, na-recover yung mga bangkay na dalawa. At siya naman ay nagbigay ng extrajudicial confession na sa kasama ang kanyang abogado. At siyang ngayon ay na-filean siya ng murder at ngayong araw po ay may inquest na siya.